So nakakuha na ako ng Fist of Darkness, mga kabarkada. Oh my god, sobrang dami kong pinatay na CBs dito. At isa-spawn na po natin si Darkbeard, mga kabar. Oh, wait lang, chill, chill. Kamusta kabarkada? Tayo yung nagbabalik sa Blocks of Brutal dito sa Roblox, mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po ang ating cosplay for today, tayo po si Brook, mga kabarkada. Pero nung buhay pa siya, kung nakikita nyo naman po, kuwang-kuwa natin yung cosplay, mga kabarkada. At meron pa pong violin sa may likuran. Oh my goodness. Actually, kulang natin yung parang salamin niya na may gold chain dito. Wala kasi akong mahanap sa Roblox nun eh. So kung may nakita kayo, comment down below at bibiling ko yan para makumpleto ko yung Brook outfit ko. Pero yun nga, mga kabarkada, meron akong magandang balita sa inyo. Eh ayon sa sabi-sabi, mga kabarkada, pwede daw natin kunin yung kaluluwa natin tapos ilalagay natin sa gitara. Nagigets nyo ba? Ilalagay natin yung kaluluwa sa gitara. Oh my goodness, possible pala yun. At ako, mga kabarkada, si Sly the Magicero, mga kabarkada. Pero bago natin gawin yun, kailangan ko muna tawagin yung Germany ko. Yung aking manager. Gets nyo? Manager? Germany? Manager? Oh, big brain. Pero bago natin kausapin si Germany, bili muna tayo ng fruit. Uy, love fruit? Ang prutas ng pag-ibig. Hello? Germany, gusto ko lang malaman paano ba gawin yung sinasabi nila na magic. Pwede ko ba gawin yun? Ah, pwede? Kailangan ko ng 500 bones? Ah, wait lang. Check ko lang yung bulsa ko kung meron akong 500 bones. Wait lang. Saan nakikita yun? Sa valuables. Ah, meron akong 2,000. Pwede na ba yun? Ah, pwede na. Okay. Kausap ko si Germany. Wait lang ha. Ano pa ba kailangan ko? Kailangan ko ng 5,000 fragments? Wait lang, meron ba ako dito? Meron akong 5,000 fragments. Ano pa bang kailangan? Ectoplasm? Ilan? 250! Naku po, wala akong ectoplasm! Oh, ano pa kailangan ko? Ang pinakamahirap. Ano yan? Ano yung pinakam... Dark fragment? Ay, wala akong ganyan. Saan nakukuha yan? Kay Darkbeard? Naku! Kay Darkbeard! Oh my goodness! At ayun na nga, mga kabarkada, kailangan po natin mag-grind ngayon at pupunta po tayo sa second seed para kumuha ng Dark Fragment at ng malupitang Ectoplasm. Oh my goodness! At dahil wala pa tayong masyadong weapon ngayon, mga kabarkada, gamitin muna natin yung Hollow Sight para mas mabilis tayo makakapag-grind. At syempre, hihiram na din tayo ng power sa kaibigan natin si Sengoku. So, nahiram ko na yung kapangyarihan ni Sengoku, mga kabarkada, at napansin ko, alam ko dati meron akong ectoplasm, di ba? Alam ko nag-grind ako ng ectoplasm dati para makabili tayo ng parang sword. Nabibili ba yun? Hindi ako sure. Yung parang midnight sword ba yun? Alam ko marami akong ectoplasm. Ano nangyari sa ectoplasm ko? What happened? So magga-grind muna tayo dito, mga kabarkada, na ectoplasm at kailangan natin ng 250. So medyo matagal-tagal to, kaya kailangan natin yung kapangyarihan ni Sengoku para matapos natin tong quest na to. Oh my goodness, ang dami nating kailangan. So kasalukuyan po tayo nakikipaglaban sa CBs, mga kabarkada, para magkaroon tayo ng Fist of Darkness at para ma-spawn natin si Darkbeard. Oh my goodness, wala akong observation. Wait lang, sandali lang. At syempre, kaya rin tayo nandito, gusto ko rin magpapera, mga kabarkada, kasi balita ko CBs ang may pinakamalaking papirahan sa Blocks of Brutal, mga kabarkada. Kaya nandito ako para gawin lahat yun. Oh my goodness, buti na lang talaga meron akong magma na awaken. Mas madali natin nakakatay itong mga CBs na to. Tingnan mo naman. Tingnan mo yung damage. Grabe yung damage natin. Tapos yung skill pa natin, ang bibilis ng cooldown. Tara dito CBs. Dapat pa rin sa second C, pwede yung tatlong CBs eh, no? Para hindi tayo mahirapan sa paghahanap ng Fist of Darkness. Kasi sa third C, pwede yung tatlong CBs na magkakasabay eh. Wait lang, mamatay ako. Ano ba yan? Meron ba ako nakuha? Wala akong nakuha. Ano ba yan? Nakakailang CBs na ako. Baka naman, Fist of Darkness oh. So nakakuha na ako ng Fist of Darkness, mga kabarkada. Oh my god, sobrang dami kong pinatay na CBs dito. At isa-spawn na po natin si Darkbeard, mga kabarkada. Oh, wait lang, wait, chill. At tingnan po natin, mga kabarkada, kung kakayanin natin to ng solo. Pero sa pagkakaalam ko, susunod daw si Jay-Z Grit, mga kabarkada. Pero simulan na natin, feeling ko kaya naman ata natin to mag-isa. Pero kung hindi natin kaya, andyan naman si Jay-Z para tulungan tayo. Hintayin lang natin siya kapag medyo mamatay na tayo. Kailangan na natin siya palo-paloin. Pero parang kaya naman ata natin mag-isa si Darkbeard eh. Kaya natin oh. Kaya naman pala natin to mag-isa. Oh my goodness, sinolo si Darkbeard. Bugbugin. Kayang-kaya ng solo. Walang binabawas sa atin. Oh my goodness, kayang-kaya pala natin to. Oh, pandyan na si Jay-Z Grit. Hintayin natin. Kailangan ata ni Jay-Z Grit ng Dark Fragments eh. Tara dito, pre. Ay, nakabuda din. Dali, pre. Bugbugin mo na to, pre. Kung kailangan mo ng Dark Fragments. Napakahirap kunin pala ng Dark Fragments. Tingnan mo naman, kailangan mong bugbugin to si Darkbeard. Parehas pa kami nakabuda eh, oh.
Bigyan mo ako ng dark fragments! Ooh! Binigyan ako ng dark fragments! Oh my goodness! Nakakuha ko ng fragments! Ang bilis! Ganun lang pala kadali makakuha ng fragments? Isang boss lang? Basic! The light of a full moon peeks through the clouds. Oh my goodness! Kanina ko pa iniintay yan para makapagdasal na tayo dito sa may grave na to. You see a gravestone. Pray! Ano mangyari? Your prayers have been answered. Would you like to play a game? Uy! Ano to? So? Naku po! Kung so to, ayokong laruin to. Parang delikado tong laro na to. Ano bang so to? 1, 2, 3, 4. Napanood ko na lahat yun. Parang ayokong pindutin yung yes eh! Baka bigla lumabas si Pigso. Si Pigso ba o si Jigsaw? Hindi ko talaga alam kung ano pangalan niya. Basta si, ano, si Kramer. So yes! Ano mangyari? Very well. Uy, kumidlat. Okay. So sa pagkakaalam ko, meron tayong kailangan gawin, which is patayin yung mga nandito sa may dulo, diba? Tama ba ako? Alam ko papatayin to, pero hindi ako sure kung may pagkakasunod-sunod na papatayin. Okay, ayon sa akin, Germany, kailangan daw natin to patayin ng sabay-sabay. Paano yun? Sabay-sabay mo nga patayin? Paano mangyayari yun? Parang imposible yun ah. Parang imposible nga patayin mo to ng sabay-sabay. Wait lang! Wala na! Wala na! Hindi na sabay-sabay! Okay, kailangan ulitin. Okay, kalmahan lang natin. Sinuntok, sinuntok, sinuntok. Okay, suntoy lang natin yan ng tigi-isa. Okay, sinuntok. Okay na, suntok ko na lahat. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo. Nagtitipi talaga tong mga to. Yung nanggigigil ako sa inyo eh, ha? Ginigigil nyo. Okay, tara dito. Tabi-tabi kayo. Tabi-tabi dapat. Tabi-tabi. Magtabi-tabi kayo? Ba't ayaw nyo magtabi-tabi? Tara dito. Magtabi. Yan, tabi-tabi na sila. Tara na. Go, 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 go. Wait lang yung isa. Makunat yung... No! Hindi na naman sabay-sabay. Okay, alam ko na kung paano ito magsasabay-sabay. Kailangan natin silang ilur ng hindi mataas yung damage. Dali-dali, tara dito, tara dito, tara dito, tara dito, tara dito. Pumunta kayo dito. Magsama. Huwag ka mag-tipi. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka nagtitipi? Magtabi-tabi kayo. Kailangan magkakatabi kayo. Dito, dito, yan, 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 yan. Diyan lang kayo. Huwag kayo susunod. Huwag kayo susunod. Ba't kayo sumusunod? Eh, magkakatabi na. Dali-dali, dali-dali, tara dito, tara dito. Tabi-tabi dapat. Tabi-tabi dapat. Tabi-tabi dapat. Sandali lang. Hindi pa din. Hindi pa rin sapat. Go, 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 go. Tatamaan niya la. No, hindi tinatamaan na. Batang hirap nila patayin. Batang hirap nyo patayin ng sabay-sabay. Nang gigigil ako sa inyo. Ito talaga, sure na to. 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 Sure na. Hindi pa din. Oh, ayan na. Oh my God, sabay. Oh my God, ganun lang pala. Kailangan lang talaga lagyan ng technique. Kailangan talaga sabay-sabay mo sila mapapatay. Oh my goodness. Apakatagal ko dun. Inabot na ako ng umaga. Kung nakikita nyo naman. Oh my goodness. So babalik tayo dito. Ano nang susunod kong gagawin? You see a gravestone pray. Nothing happened. Maybe oh, kailangan ko bumalik ng gabi? Ay hindi, ano to? What is this? Oh, may mga karatula dito. Anong gagawin ko? Oh, okay. Sigurado ba yan? Okay, okay. Thank you Germany. Thank you. Mamaya ulit pagkakailangan ko tulong. So ayon kay Germany, kailangan daw natin ilagay yung mga karatula. Paano nila lagay? Ah, gagawin ko kulay puti. Ah, ayun. Less than or greater than. Ganun pala yun. So, dapat kung saan may marami, dun tayo maglalagay. So, dahil mas marami dito, kailangan ba less than o greater than? Hindi ko gets. Bakit baliktad to? O nakaturo lang ba yan? Ano ba yan? Less than or greater than o nakaturo lang? Feeling ko nakaturo lang ata yan eh. So, ayon kay Germany, kung ano daw yung may pinakamaraming graves, yun daw ang ating pipindutin. By meaning na grave, ito bang mga nasa sahig o itong mga tombstone na to? Hindi ako sure. Pero, try natin yung maraming hukay. So dito meron ditong 5, meron ditong 4. So ito pipindutin natin. Meron ditong 5, meron ditong 5 din. Oh, feeling ko yung tombstone ata ang kailangan natin bilangin eh. So 1 2 3 4 5 6, meron 6 dito, meron ditong 4. So dito yan, 2 4 6 7 2 4 6. So ito pipindutin natin. 2 4 5, meron lang 3 dito. So ito pipindutin natin. 2 4 5 2 4 6 2 4 6 7. So ito pipindutin natin. 2 4 6 2 4 5, ito pipindutin natin. So meron dito 5, meron dito 2, 4, 6. Ito pipindutin natin, 2, 4, 6. Ito, obviously, mas marami to. So, ano nangyari? Basic! Excellent! So, ayon kay Germany, papasok dahil sa may castle, tapos meron daw ditong pintuan na open and closing door. Ang lupit niya, automatic ah. So anong gagawin dito? Kausapin natin ito si Ghost. Okay, hello. Ano nangyari? What happened? So kailangan daw natin lumabas dito. Tapos kailangan daw natin tandaan to. Eh ba't ko pa tatandaan? Pwede ko naman i-screenshot. I-screenshot na lang natin yan. Okay, so bababa daw tayo dito. Tapos maghahanap tayo ng mga pa-vertical na to. Tapos gagayahin daw natin yung nasa screenshot. So ayon sa screenshot, ito ay dapat horizontal. Tapos ito ay blanco. Okay, pwede gawin blanco. Tapos ito, itong dalawa naman ay horizontal.
horizontal, tapos ito blanco, tapos ito blanco, pati itong dalawa na to, tapos horizontal to, tapos vertical yung isa. Ooh, excellent! Ooh! Tapos sabi naman daw, check daw natin yung mga tiles dito sa may room, tapos pwede daw pindutin. Ah, pwede nga! Kaso, kailangan natin i-pair to sa mga kulay na nasa ibabaw. So, halimbawa, meron ditong dilaw ba to o pula? Pula ata. Tapos dito naman ay black. Black ba to? Hindi ako sure. Dito red din. Tapos dito naman ay blue. Dito naman ay black din ata. Tapos dito naman ay green. So dito naman ay black. Dito ay red. Dito naman ay black ba o blue? Feeling ko black. Tapos dito blue. Walang nangyari. What happened? Ba't wala nangyari? Hindi ata dapat red to eh. Dapat ata to blank. Oo nga. Blank nga. Okay. Congratulations. Saan nangyari? What happened? Saan ako pupunta? Ay, ito may lumabas dito. Wala to kanina, di ba? Wala to, di ba? Would you like to craft the soul guitar? Ooh! So ito na pala yung kailangan natin. 500 bones, 250 ectoplasm, 1 dark fragment, at 5,000 fragments. I-craft na natin yan. Oh my goodness! Wala na matay yung character ko nung sinuot ko yung soul. What? Bakit napalitan yung fruit ko? Tapos nagkaroon tayo ng soul guitar at saka na soul cane. Ba't nag-auto-equip to mga to? Oh my goodness, tayo na talaga si Brook mga kabarkada. Oh my goodness. Tayo na talaga si Brook Litty. What? Pwede kong... Wow! Oh my goodness! Pwede mo ipang normal ang... Ang angas naman nun. Oh my god, sorry pre, magkamukha na tayo pre. Aray ko pre, grabe ka naman sa mga kamag-anak mo pre. Parehas lang naman tayong buto, ba't ka ganyan? Grabe ang angas ng guitar na to. No, kinain niya talaga yung kaluluwa natin. Ayun, no, naging buto-buto na lang tayo. Naging buto-buto na lang tayo. Kinuha talaga yung kaluluwa. Oh, 1-4? What? Ang taas ng damage. Oh my goodness, gun lang to ha. Wala pang mastery, pwede na, hindi na masama. Oh, chill, kalma lang, kalmaan nyo lang, wala pa akong skill, yung humanda kayo kapag may skill na ako, ang angas nung normal attack niya, ang lupit, ayun o, tignan mo, AOE pa yung AOE, maraming tinatama, wow, ang lupit nito pang grind, ibig sabihin, kapag marami kang kalaban, pwede mo silang patayin ng sabay-sabay, oh my goodness, para kang nakaskill, pero hindi, tignan mo, tinamaan dalawa, ito pa, ang laki ng range niya, no, ang lupit, ayun o, pwede mo silang katayin ng sabay-sabay, kaso lumilipad yung mga kalaban ko, ano ginagawa nyo? Hindi ko kayo mapatay na maayos. Ang lupit naman nito. Ang lupit. Tapos mayroon pa talagang tunog eh. No? Makulit kayo ah. So yung susunod natin na skill, 150 pa natin makukuha. Oh, okay. Sige. Kailangan natin mag-grind para magkaroon ng skill to. Ang aso. Tingnan mo, may mga musical notes pa. Ang lupit. Ang tanong, gaano kalayo yung range nito? Ang layo ng range! What? Gaano kalayo range nito? Hanggang doon, pwede ba doon? Ang layo! Ang layo ng range! Paano kapag doon sa pinakataas? Ang layo naman ng range. Baka hindi siya tumitigil hanggat hindi siya tumatama sa ano... Hindi nga siya tumitigil. Hindi siya tumitigil hanggat meron siya tamaan. Ayun, okay. Hanggang doon lang siya. Okay, medyo malayo pa rin kung isipin mo, layo. O paano pag ganito tayo kalapit? Abot pa rin ba? Abot pa rin ata yan eh. Hindi, dinidissolve niya lang eh. Ayun, tumatama pa siya. Grabe, napakalayo. Ganito kalayo yung range. Oh my goodness, ang layo ng range. Grabe namang range yan. Ang angas kasi talaga, meron talaga siyang pag-strum nung mismong gitara. Pakinggan nyo. Ganito talaga eh. Bring. Lupit. Ang angas. Ang solid ng Blacks of Fruto. Ang ganda ng pagkakagawa nila ng update. At hindi ko pa nakukuha lahat ng mga bagong items ngayong update. Ito pa lang. Oh my goodness. Tignan mo naman pwede. Napakadaya na ito ah. Napapatay natin sila na nakatayo lang ako dito. Tingnan mo. Sige, lapit. Gilapit pa. Mastery. Oh my goodness. Tapos pwede natin sila iluro. Tara dito. Kailangan ko na dito sa may gilid. Tatawaan naman yan eh. O diba tinatamaan? May AOE tayo eh. Wala tayong problema sa mga ganyang bagay. So napamastery 150 ko na siya mga kabarkada. Meron na po tayong first skill na Soul Shaker. Oh my goodness. At kapag ginamit natin to, Oh my goodness. Dituro pala yun. Wait lang. Mali ako, aray ko, mamatay pa ako sa mga kalaban ko na to. Makulit kayo ah. Sige, kainin. Sige. O, ito. Soul Shaker. Oh my goodness, ang lakas doon ah. Pero para isa lang yung tinamaan niya. Ano, maganda sana kung marami ka tatamaan eh. Pero feeling ko pang maramihan naman ata siya. Pagka, ayun, pang maramihan, dalawa yung tinamaan eh. Oh, diba? Ang solid, ang sarap ng pagkakalagay ng damage doon ah. Tapos yung graphics niya, ang lupit talaga. Oh my goodness, I like this gun. Oh my goodness. Kame wave!
Ang lupit eh. Ang angas na itsura ng bungo eh. No, tingnan mo yung bungo. Ayun, no, tingnan mo, sumisigaw yung bungo. Oh my goodness. Kapag diniinan ata, mas matagal ata yung ulo. Ah, hindi. Kala ko mas matagal yung ulo kapag diniinan eh. Ganun din pala. Pantutok lang talaga yung din. Wala naman siyang dagdag. Kung ikukumpara nyo siya sa ibang mga baril mga kabarkada, ito ata ang pinakamaganda no, sa pagkakaalam ko. Kasi alam ko yung kabutsa, hindi naman ata ganun kataas yung damage niya. Tsaka nung serpent bow. Actually, ito ata ang pinakaunang mythical gun. Tama ba? O wala pa ako nung isa pang mythical gun. Meron pa ba ang gun na wala ako? Hindi ako sure. So, ang damage ito, 1-1. O, di ba ang baba ng kabutsa? Tapos yung serpent bow naman, ilan yung damage yung serpent bow? Ilan damage nito? 700. Yung ba? Ah, may poison. Oh, ang taas ng serpent bow. Ah, may poison kasi. Oh, malakas pala to serpent bow. Malakas pala to. 2k yung damage nyo. Tingnan mo. Boom. 2k. Ah, oh my goodness. Malakas pala to. Pwede mong pampoison mo sa kalaban. Oh my god. Ayos yun ah. Ngayon ko lang nalaman na may poison to. Tingnan mo. 2k yung damage. Oh. Pero ito ata yung gun na pinakamaganda eh, no? Hindi ako sure. Bukod sa serpent bow. Kasi maganda yung damage sa serpent bow. Kaso pangit yung parang kailangan ko pa siya itutok. Ito kapag wala kang tutok, okay lang eh. Tingnan mo. Dami tatamaan. Oy, may black spot sa laro. Wait lang, kailangan natin niyang kunin. Baka makakuha tayo ng maganda dyan. Ooh, shadow. Ay, hindi, dark. Akala ko shadow. Ano ba naman yung pangit? Akala ko shadow siya. Nag-emit kasi ng parang shadow effect eh. Actually, ang daya pala nung gun na to no, kasi kahit gaano kalayo yung kalaban, hindi kanya mapupuntahan. At kung nakikita nyo naman po, sakto yung mastery natin, 300. Oh my goodness. So kung titignan nyo, halimbawa may kalaban dito, diba? Sino yung kalaban dito? Ayun, may nag-i-spawn dyan. So halimbawa ganito ko kalayo, hindi ka na kayang lapitan nitong kalaban na to. Wala lang gagawin niya. Tingnan nyo. Tatayo lang ako maghapon dito. Tatayo lang ako dito. Tapos kapag malapit na siya, pwede ako mag letter Z. Tingnan nyo ah. Pampalayo itong letter Z na to eh. Lalayo yan. Tingnan mo. Tapos pwede ulit natin yung barilin sa malayo. Oh my goodness. Andaya nito. Makakuha ka lang ng ganito sa third sim. Meron ka ng panghabang buhay na hindi ka na mamamatay. Oh my goodness, tingnan mo naman. At meron na tayong panibagong skill na pinamagatang El Diablo. Oh my goodness, anong klaseng skill yan? Patingin niya. Uy, wait lang, hindi ko nakita. Ano nangyari? May nakita lang akong bungo. Oh my goodness. Ano yun? I-try nga natin sa boss tong El Diablo na to. So kapag diniinan ko yung El Diablo, mag-i-spawn siya ng bungo. Tapos meron siya. Oh my goodness. Para kang ini Sunstrike. Oh my goodness. Grabe naman yun. Ang lupit nun ah. Pwede ba siyang ano, ikas sa malayo? Feeling ko kung saan ka nakatayo, dun siya nagkakasi. So halimbawa dito. So wala ata siyang pinagkaiba kung diniinan mo o hindi. Parang same lang ata yung damage. So kanina yung damage ko ay 6,000 nung diniinan ko. Ngayong hindi ko diniinan, ganun din 6,000 din. Eh no, tingnan nyo, hindi na makakalapit yung kalaban niya, no? Tingnan nyo, oh. Wala na. Hindi na makakalapit yan. Wala nang gagawin niyan. Tingnan mo, oh, wala na. Anong gagawin niyan? Pagka malapit, tulak mo. Tulak mo kapag malapit na, tapos parilin mo lang ulit. Napakadaya, oh, tingnan mo. Tapos 1-8 yung damage kapag nakahaki ka. Tapos kapag siguro na max mo to na mastery, siguro ang mga damage nyo na nasa 2,000. Kasi may additional na damage yun, diba? So pagkakaalam ko. So 195 pa lang ngayon, pero ang max kasi 390. So panigurado, 2k yung damage mo nito kapag na max mo to. Pero kapag diniinan mo yung El Diablo, wala, ganun lang talaga siya. Parehas lang, kahit diinan mo hindi, same lang siya. So maganda atang pang set tong El Diablo na to. Kasi parang istan ata to. Makakagalaw ba yung kalaban kapag may ganito? Hindi siya nakakagalaw eh, oh. Tinutulak nga siya palayo eh. Parang maganda tong pamalit sa kabutsa ah. Kasi halimbawa mayroong kalaban, typical lang El Diablo, kaso medyo makakatakas ang tagal nung casting eh. Tingnan mo, hindi siya makatakas oh. Ay, hindi, nakakatakas siya. Nakakatakas pala. Akala ko hindi. Ano ba naman yan? Akala ko istan na yung skill nito. Hindi pala. Ganda sana nito eh. Pero alam ko may gumagamit nito sa PvP eh. Parang nakikita ko yung second skill nito sa PvP. Feeling ko pang istan talaga to. Hindi lang ako sure eh. Na-istan ba? Napupunta sa gitna eh. So stun siya. Stun no? Hindi ako sure. Kasi kung istan to, magandang pamalit sa kabutsa to. Ah, hindi siya stun. Nakakapagpaangat siya. Oh, mukhang magandang pamalit sa kabutsa to ah. So imbis na kabutsa yung gamit natin, halimbawa El Diablo, letter X. Tapos, parang magandang pamalit to sa kabutsa ah. Oh my goodness. So halimbawa pinampalit natin yung soul guitar sa kabutsa, ganyan yung mangyayari. Ah, hindi tumatama yung X natin. Yun lang, kasi nga inaangat niya. So hindi tumatama yung X. Kasi kapag kabutsa yung gamit, itutulak niya lang yung kalaban eh. Ayun o, nakakapag skill pa ako kapag ganun eh. Medyo hindi tayo mahihirapan eh. Ayun lang, hindi tumama. Kokombo na lang, hindi pa tumatama eh. Ano ba naman yun? Okay, isa pa, isa pa. Intense wind. Tapos inex, tumama. Hindi tumama yung fishman, pero okay na yon. Hindi rin tumama. Ano ba naman yan? Feeling ko yung second skill ng kabutsa parang katulad ng soul shaker eh. O, tingnan mo, parang ganun eh, no? Kaso nakakapagpatalsik din. Feeling ko mas maganda pa rin ata yung kabutsa eh. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Black Soap Ruto episode. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Hanggang sa muli.
nagpapaalam. Yung combo ko hindi tumatama palagi. Ano ba naman yan? Medyo tumatama eh. Pero okay na rin yun. At least tumatama pa rin. Medyo nga lang. Hindi siya yung tumatama. Ayun! Uy! What? Kung kailan distracted ako tsaka tumama yung combo. Oh my goodness! Bakit ganun? Kailangan ba lagi akong distracted pagka magbabountyhunt ako? Bakit tumama yung combo ko? Ano yun?